Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Nandito naman tayo sa George R. Vlogs. Ito lang po yung programa na may sinusuportahan, may kinikilingan, serbisyong totoo lamang. Una sa balita, huli sa impormasyon. Hello po mga kababayan, dito po yung shocking news na nakarating po sa atin. Dito po sa Bicol Region, nagsagawa ng survey yung Tangere Research Group, talo si Nanay, si Lenlen, ni Bongbong Marcos. 45.27% yung nakuhang ratings or voter preference ni Bongbong Marcos. Si Lenlen po, 25.57%. Mismong baluarte niya po ito. Di ba? So, mali pa nga pala yung aking mga analysis last time. Nasabi ko, dito sa Bicol Region, siyempre mag-amor propio yung mga Bicolano. This is the first time that mayroon tayong, second time pa lang, kasi si Raul Rojo noon, tumakbong Pangulo, under yung, Aksyon Demokratiko. Natalo. But this time, si Lenlen po, Vice President, yun, si Rocco, Senador. Ito, Vice President, running for President. Diba? And majority ng mga leaders dito sa Bicol, eh, sabi ko sa inyo, it is not, a guarantee na yung mga gobernador, congressman, supporting a president would guarantee the, yung panalo ng isang kandidato sa pagkapangulo. Iba talaga po pagpangulo ng pinag-uusapan. Yung desisyon ng masa, yung mga tao, yun ang base po. And given the fact, mga kababayan, na si Nanay, home court niya ito eh. Di ba? Home court niya, Bicol Region, baluarte niya. And yung church all the way supporting Lenlen. At makita po ninyo rito sa amin, ang daming posters, mga tarpaulin oversized. Bawal. Kahit saan kanto rito, puno ng mukha ni Lenlen. Kahit saan solo. At nagkulay pink lahat ng kalsada. Pinuno. Mga kababayan, sabi ko sa inyo, galing pa lang dito, this week, si Alastic pala, kasi Linggo na pala ngayon, si Lenlen. Sabi ko sa inyo, lalong papait nito yung kape. This was the report, mga kababayan, by Erwin Tolfo, Totok Erwin Tolfo. Minglang sinir sa akin ng, what? Ang akala ko, mananalo dito si Nanay, kasi Bicol po ito. Pero sabi ko, noon, nakikita ko yung mga Bicolano eh. Mga tao dito, ang daming mga supporters ni Bongbong Marcos. Sabi ko, pero hindi mataas yung lead. Baliktad. 45%. 45.27% kay Bongbong Marcos. 25.57%. Kay Nanay, wala pa dito mga tarpaulin po. Ah, wala pa si Bongbong Marcos. Sa headquarters lang niya. Yung mga posters. Overkill kasi siguro. Mali yung strategy ng mga handlers po ni Nanay. Overkill sa social media. Lagi na lang yung mukha niya yung nakikita. Si Yorme. Yung mga maraming placement po sa social media. Si Yorme, si Nanay, si Ping. Si
si Pacquiao, nangungulilat po sila. Si Bongbong Marcos, yung vlog lang niya, tapos yung mga vloggers, yung nag-iisang advertisement niya na may hawak na laro ang windmill, yun man lang ang magkikita po ninyo. Then the caravans, the usual caravans. What's happening? This is phenomenal, mga kababayan. Ngayon, ito yung tanggiri po yon, mga kababayan, ha? And yung sinurvey yung Bicol region. Ito din yung report survey na sinagawa ng Laylo. Mas matindi ito po, nationwide ito, as published by Business World. Ito. Ah, basahin ko po. Published by Business World, Marcos widens lead in Laylo Research January Opinion Poll. Alam niyo kung ilan yung lamang dito? Mas tumaas pa yung preference ng mga ano, ng mga botante kay Marcos. Former Senator Bongbong Marcos Jr. continued to widen his lead in Laylo Research latest presidential opinion poll. His voter preference rose by 6 points. Hindi tumalab yung ano, propaganda ng mga kakampon. Kahit anong gawin ninyo. From November, his voter preference rose by 6 points from November to 64% in January 17 to 23 poll. The son of the late dictator said in a statement citing the poll which had 3,000 respondents. Alam mo ninyo kung alin ang nakakatulong po dito? Kung bakit lalong tumataas yung ratings ni Bongbong Marcos? Hindi niya pinapatulan yung mga intriga. Diba? At yung palaging pagtawag ninyo, gaya kayong mga kakampon po. The more that you attack Bongbong Marcos and call his father the late dictator, lalong sisikat po siya, no? Si Bongbong Marcos. Kung ako sa inyo, tigilan na ninyo. Kasi lalong nagiging underdog sa mata ng mga tao, si Bongbong Marcos, lalo't hindi kayo pinapatulan. Ganun po. Notwithstanding the seemingly endless barrage of mudslinging, kita ninyo, in negative campaigning against him, Filipino voters support for Partido Federal ng Pilipinas Standard Bearer Ferdinand Bongbong Marcos Jr. remains solid. Saka, at a very distant second, was Vice President Maria Leonor Leni Robredo with 16%. Lumubog palalo. Tied for third place where Manila Mayor Isko Moreno and boxing champion and Senator Emmanuel Manny Pacquiao, 7% each. Si Ping Lacson, mga kababayan, fourth with 4% only. In every survey, laging ganito po ang 3 months away from the election. Sabi ko nga, i-add ninyo yung boto nila. Hindi makaabot, bitin pa. Meanwhile, Mrs. Robredo visited the provinces of Camnorte and Sorsogon in Bicol. Ito na, naibigay ko na sa inyong istorya ito last time. Para, mga kababayan, hikayatin yung mga tao na bumoto po sa kanya. Pero ang result, tingnan ninyo. In the survey conducted by Tanggire, lamang pa si Bongbong Marcos.
What's happening, mga kababayan? May kwan po, may paliwanag dito yung mga experts. Ito, basahin ko po sa inyo. Pag-aralan po ninyo ito, mga kakamping. Kasi palaway kayo. Walang kakampi po, lalo't yung kakamping ninyo na tawag. Negative po ang meaning ng kakamping. Bakit po? Parang yung kampi-kampihan. Kampikaan niya sa amin. Si Bongbong Marcos, unity. Tapos, huwag kasi kayong kopya ng kopya, ABL, ang bagong lipunan, kinopya ninyo. Ginawan, pinalitan ninyo ng meaning. Angat buhay lahat. That's bad. Bakit? Iisipin ng mga tao, wala kayong originality, walang sariling bait, walang sariling pag-iisip. Iyon ang iisipin sa inyo. Yung mga handlers ninyo diyan sa kakampon, duda ako na baka infiltrated kayo ng kampo ni Ping. Kakamping lakso. Or ni Yorme. Diba? Imbis makatulong, lalong nag-pull down sa inyo. Mali! Tapos ngayon, kasi medyo marami din, admittedly, yung pumunta doon sa Quezon City, ano, circle, grand rally daw ito ng kakamping, mga kababayan. Ayun. Sabi doon sa, ano, sabi doon sa caption, may nanalo na. Tapos na, may nanalo na. That is statement was, you know, uttered by the host ng Unity doon sa Philippine Arena, si Tony Gonzaga. Kinopya na naman ninyo yung caption. Kaya laging masama yung perception sa inyo despite the massive ano, promotion. Wala. Walang epekto. Si Bongbong Marcos, wala pa. Wala pang mga maraming placement. Yun lang, social media. Tapos sa mga interviews po, yung iba nga ayaw niya. To understand, to explain mga kababayan kung bakit ganon ang ratings sa survey ni Bongbong Marcos, basahin natin ito. Sabi dito, reality or perception? Explaining Marcos high survey ratings. Ah, if opinion surveys were to be interpreted, Ferdinand Bongbong Marcos Jr. could become the first president to win by a majority vote under the country's multi-party system post-1986. Ah, ang nag-report po, EBS. Saka, the son of the late dictator received 53% voter preference in a survey pollster Pulse Asia last December 2021. O ni-overall na po ito ng latest. Ito, Pulse Asia. Ngayon, mga kababayan, Laylo, mas malaki pa yung agwat. Yung lead ni Bongbong Marcos, 63%. Dito, 53%. With 20% of respondents choosing Leni Robredo, Marcos was ahead by 33 percentage points. Doon sa Leni research, bumagsak lalo si Lomi. 16% na lang siya doon. So, sabi rito, the survey was conducted with 2,400 respondents between December 1 and December 6, 2021, or nearly 2 months after Marcos filed his certificate of candidacy to run to the country's highest position.
Pulse Asia Executive Director Ana Maria Tabonda said her agency has not seen such big lead post-1986, which begs the question, why is Bongbong Marcos popular among Filipino voters? Kita ninyo? Ano daw ang ano? Ano daw ang rason? Experience yet approachable underdog. Naging underdog po kasi yung tingin ng mga tao kay Bongbong Marcos kasi walang tigil kayo sa pag-atake kayong mga galit kay Bongbong Marcos. Kung ako sa inyo, tigilan na ninyo. You just focus on your candidate. It is, you know, backfiring. Baliktad yung epekto. Lalong lumulubog yung kandidato ninyo at lalo lumilipad yung ratings ni Bongbong Marcos. You see? According to Narvacan Town Ilocos Sur Mayor Luis Chavit Singson, who supports Marcos, the former senator's popularity could be explained in part by two things, sabi niya. His nearly 30-year political career experience po, and the repeated attacks on his family's reputation after they were ousted in 1986 pala, February. Naging underdog na siya. Yun ang naging epekto. You see? Tama yung analysis natin. Parehas yung analysis namin ni Chabit. Wala nang naniniwala sa mga paninira sa kanila. Matagal na, Singson told ABS-CBN News. The more criticism and rumors are leveled against Marcos, the more his popularity seems to grow, sabi ni Singson. Eh, yung pong mga disqualification case, ang akala ng mga kakampon, mapupull down si Bongbong Marcos, lalo mga kababayan lumipad yung ratings niya. Kasi tingin ng mga mamamayang Filipino, inaapi si Bongbong. Pag ang tao, yun ang mga Filipino eh. Laging kumakampi sa naapi. Imbis doon sa kanilang kakamping, kumampi. Kumampi yung mga Pilipino kay BBM. So, ang number one po na campaign promoter ni Bongbong Marcos, kakamping. Si Carpa, si Guanzon, si Damaso, si yung mga madre ni Kakao, yung lahat ng mga pinklawan, sila yung campaign na promoter ni Bongbong Marcos. Sabi ko sa inyo, aside from underdog, well-qualified naman si BBM, well-experienced, naging vice governor, governor, congressman, senador. So marami na din exposure at experience. Yun, mga kababayan. The mayor said, Marcos avoids engaging in politicking, especially when it comes to retaliating against critics. Hindi niya sinasagot. Ang ano lang niya, konti lang naman sinasabi niya, yung unity, pagsasama, pagkakaisa para sa ating bansa, para makarecover tayo ng mas madali. So mahirap kasi ang politics kasi batuhan ng putik. E so maganda itong maging majority presidensya. Another aspect to Marcos' popularity is approachability, sabi po ni Singson, describing him as being hands-on when it comes to helping address local issues in attributing that trait to his political experience. Kasi yung importante sa mga tumatakbong presidente, kailangan local sila para maintindihan ng taong bayan. Talagang malalapitan, unlike others na pagka nasa opisina na, di mo na malapitan. Kita niya si Bongbong Marcos? Ang pinupuntahan niya mismo mga local officials doon sa relief, turnover niya sa mga local officials mismo. He has the trust to the local officials kasi naging local official po siya. Governor. You see?
In an interview with ABS-CBN, political analyst Tony Lavinia, a former dean of the Ateneo School of Government, said the main reason for Marcos' popularity can be traced to what his campaign has succeeded in projecting relative to other candidates. Ano daw to? Siyempre, may combination naman of factors. But for me, this is not about even Marcos' historical revisionism. Winning, di ba? Sabi po ni Lavinia. It's the failure of the other campaigns to articulate a better future under them than under Marcos. Hindi nila ma-prove on the part of the, you know, political enemies na mas magaling sila kaysa sa Marcos. This is not about whether they offer a better future or not, he added. It's about the people perceiving them to offer a better future. Wala sila, may offer. Lavinia said Marcos has successfully gained the reputation of being a man who can change the Philippines. Na-communicate niya ng malinaw, ng maayos sa mga tao yung kanyang vision for the Philippines. Yan ang ibig sabihin nito, mga kababayan. Just like Digong in 2016, Benigno Noynoy Aquino in 2010, Joseph Estrada in 1998, and actor Fernando Poe Jr. when he nearly beat GMA in 2004. Lahat ng mga successful presidential candidates na yan, basically, they came in and said, we will change the Philippines for the better. And si Bongbong Marcos has done a good job, whether it is true or not, of being perceived like that. Lavinia added that Marcos' popularity is also due to his solid North followers plus Duterte supporters. Hindi ito rocket science, it's really just a combination of two groups of voters, sabi po niya. And through the social media, through revisionism of the Marcos legacy, through just constant positive news about him in circles. In limited circles, micro-targeted groups of people have really bypassed the anti-Marcos ecosystem. The anti-Marcos ecosystem did not see this coming. They're caught off guard. Kasi, yung toto kasi ninyo, mali. Ayaw ninyo makinig, hindi effective yung propaganda ninyo kasi gasgas na yon, paulit-ulit na lang. Di na tumatalam sa tao, ayaw ninyo maniwala sa sinasabi namin. You see? Ngayon, for Steve Michael Medina Moore Jr., marketing experts and admissions external relations said at De La Salle College of St. Benilde, Marcos' vlogs have played a part in endearing him to Filipinos as a normal guy who enjoys the same things they do. Yung mga vlog ni Bongbong, effective. Kung titingnan mo yung vlogs niya, kung mapapanood mo, may mga times na wala siyang pinag-usapan. Hindi niya dinidiscuss yung about platforms niya. Sometimes he's talking about the usual things na isang normal na tao na ginagawa. Yung mga nakikita natin sa mga vlogs, there's no politics involved, okay? It's just light. It's very normal. It's very light. And somehow we can relate to that. The someone like him, a Bongbong Marcos, kilala sa politika, kilala sa buong Pilipinas, normal din pala at ganon ang mga ginagawa. Moore raised as an example a vlog he watched where Marcos talked with his son, Sandro. They're talking about the food that they're eating and these are the usual content na ginagawa din ng mga influencers, sabi po ni Moore. Napifeel mo na parang he does not want to talk about politics. He's just a normal guy like us, di ba? Moore said, part of the appeal of his common folk blogs is because Filipinos have grown tired of what they normally see in the advertisement made by other politicians.
Sawang-sawa na sa inyo sa mga pachinichinilas. Sa pagkakarpintero, pagta-traffic, sawang-sawa na sa gano. They're sick of that. Sakay sa, no? Sakay sa, dawag dito, sa bisikleta. Wala na yun. Lakad sa pilapil na nakapaa. Nagabang ng bus. Unrealistic. Like for example, a politician tumutulong sa mahirap doon sa picture, sa visuals, an official promising that there will be progress in yun yung kanyang platform, something like that, he said. I think they are tired of it. I think people right now are very mature in the sense na alam na nila kung it's just an advertisement na para i-promote lang yon. Kasi nga, ano siya, igas-gas na siya. O tama yung analysis natin. Kakain sa kwa. Wala, walang ganun na ginagawa si Bongbong Marcos. Kakain na nakakamay. Yun ang mga brand ng mga dilawa. Si Maruhas noon, umiinom, imbis sa baso, sa plato. At kumakain ng kanin sa baso. Nag-traffic. Nagbisikleta, aw, nagbisikleta, nagmotorcycle. Ayun, simplang. O, si nanay, ganun din ginawa sa Udit. Hindi nag-click. Nakita ninyo si Bongbong na ganun? Sino naman maniniwala sa inyo? Mayaman kayo. Si Bongbong is just realistic. Mayaman siya, anak ng presidente. Kailangan gawin niya yon? Na siya mismo yung gagawa? Di ba abnormal yun? Pwede mo naman iotos, pangulo ka. Kailangan talaga ikaw yung gumawa para isipin ng tao, makamasa. Hindi na ninyo maluloko sa gano'n ng mga tao. Capitalizing on the, you know, plight of the poor. Wala na. Kaya hindi umangat yung kwan ninyo, yung ratings ninyo. Kasi yung perception ng tao, tingnan mo ano ito, trapong-trapo ang dating. Kasi eleksyon, nagka-karpintiro, nagka-kargado. Marilip operation. Nakita ninyo si Bongbong Marcos na nagkargado? Ang awat ni Bongbong Marcos, cheque. O ito, mayor, governor, 2 million cash ano, assistance. Iyon na, bala na kayo niya. Nasa loob ng truck. Mga bigas siya. Pagkain, tapos tubig. Then, magbalik ko rito, yung ano solar para maka-charge kayo. Very normal po. Yet this normal image seems to not preclude an air of mystery forming around Marcos despite his past. More said, all the public usually hears about Marcos are the accusations leveled against his family such as their supposed ill-gotten wealth but nothing much about the man himself. Now you know. Kung bakit pati dito po sa Bicol region, talo si Kwan sa survey. Si Linlin. So, iya ka na. Ipagpatuloy ninyo yung kalukuhan ninyo, ginagawa ninyo. Intensify pa ninyo yung paninira. Ipatuloy ninyo yung disqualification. I-appeal ninyo hanggang Supreme Court. Tingnan natin kung anong epekto kay Bongbong Marcos. Kumbaga, kumunti yung boto. Sabi ko nga, yung pag-asa na lang ninyo talaga, salamangka, ipunin ninyo yung mga salamangkiro at magicians dito sa Pilipinas. Yan ang kuhan. Pag-asa ninyo. Eh, pati yung orimos, pati yung manto, walang epekto po.
mismong pulpito na yung ginagamit at church grounds yung ginagamit sa kampanya. Inibalino mo, bra. Yan na lang po, mga kababayan. Maraming maraming salamat. I think 74,000 na yata yung ating ang tawag dito, yung ating subscribers. Click subscribe po, Dante Talks, para lagi kayong updated ng mga kaganapan sa ating bayan. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. George R. Vlogs, kung hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po. Pindutin na yung subscribe button dyan, saka yung notification bell, para ma-update tayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat po. George R. Vlogs, kung hindi pa nakapag-subscribe, pakisubscribe naman po. Pindutin na yung subscribe button dyan, saka yung notification bell, para ma-update tayo kung mayroon akong bagong upload na video. Maraming salamat po. George R. Vlogs, kung hindi pa